Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. At kung tunay mong ang mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ko lang ho nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang talk of the town ngayon po sa Twitter, sa Instagram at sa Facebook kung saan ang dami pong nagpupumilit na nagpagawa po ng ilong si Maine Mendoza. Mabuti na lang po, isa po sa aming mga katima no, ay professor po si Dr. Ed Magalona na isa pong plastic surgeon na hindi po namin na babanggitin kung saan pong clinic siya nagtatrabaho kasi hindi po siya pumayag eh. Pero pumayag naman po siyang banggitin ang kanyang pangalan. Part-time faculty rin po siya sa isang university at sakto po kasi ka-zoom po nila si Dr. Ed Magalona nung Sabado po ano at syempre bida-bida ang inyong lingkod, sinamantala na po namin. Ano? Matapos po ang kanilang Zoom class, nagpadala po kami ng mga sinasabi nilang mga pictures ni Maine noon at mga pictures ni Maine Mendoza recently. At mamaya po, ipapadinig namin po sa inyo ang kanyang naging saloobin sa sinasabi po nilang nagpagawa raw po ng ilong si Maine. Bukod nga riyan, ang dami pong natutuwa dahil si Alden at Maine po ay nasimulan na po ang kanilang mga future plans, businesses, pag-aaral at ngayon po ay pagtapos po sa mga commitments na meron po sila. Totoo naman kasi na ang showbiz ay hindi po habang buhay o permanente. Sabi naman po sa inyo, hanggat may bumabagabag po sa ating loob tungkol po kina Maine at kay Alden, hindi po tayo titigil sa pag-alam at paghanap ng mga kasagutan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagsuporta at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Zaldi Conos, ano? Sabi niya rito, oh loko, cum laude lang naman yan mga bashers, kaya nyo ba yan? Tapos sasabihin nyo pag nag-host siya at nag-a-advise siya, lalo na pag sa pagtayo ng negosyo, diba? Sasabihin ninyo nagmamarunong, oh ayan! Isungal-ngal nyo sa mga utak ninyo yung Latin honor na nakuha ni Richard Fulkerson Jr. na cum laude. Anyways, congrats Alden, well-deserved like Maine Mendoza na nakakuha lang naman ng tatlong DL noong siya ay nag-aaral pa. Proud to the both of you, no? At huwag ninyong sisihin si Maine kasi GMA at yung staff ng Daddy's Girl, lalo na yung mahusay nilang direktor, ang may kagagawan ng lahat ng nangyayari sa Daddy's Girl. Basta si Maine at Alden lang, sapat na. Like wife, like husband. For sure, ganun din yung magiging resulta ng mga anak ninyo. LW, ganun naman talaga ang gawain ng mga bashers at insecure sa kanilang mga sarili, Zaldi. Yun bang pag nagsabi ka lang ng magandang bagay sa mga para po sa ikauunlad ng ibang tao, sasabihin sa'yo, bida-bida ka. Di ba? Wala nang bago. O ayan, sampalin mo sila ng cum laude certificate mo, Alden. Pero knowing Alden Richards, hindi po siya ang nag-post, kundi po si Daddy Bay. No? Nakaka-relate ako kay Alden kasi marami akong classmates noon na konting achievements lang, konting kibot lang, e-post ka agad sa kanilang mga social media. Pero si Alden, hindi. Laging ibang tao ang nagpo-post para sa kanya. Indikasyon lang talaga na napaka-humble na tao ni Alden. At ang ikalawa nating komento ay mula naman po kay Miss Elsie Contado. Sabi niya rito, congratulations Alden, at least ngayon wala na sigurong magsasabi sa iyo ng mga toxic Mainers na hindi ka bagay kay Maine kasi wala ka raw pinag-aralan. Opinyon ko lang po ito, admin, based on my observation na kaya nagsisikap ng husto si Alden ay para mapantayan niya o maabot man lang niya ang status ni Maine sa yaman man o edukasyon. Tignan mo si Panot, ano ba ang madalas na nasasabi sa kanya? Habol lang pera ng pamilya sa pamilya Mendoza, 'di ba? Buti pa si Alden nagsisikap ng todo na mapabuti ang buhay niya. Kabaligtaran ng idolo ng mga toxic fans
nagsisikap ng todo na magamit si Maine lalo na ngayon na may political ambition pala ito. I got your point, Miss Elsie Contado. Kung babalikan nga po natin noon, magkaiba po talaga ang estado ng buhay ni Maine at saka ni Alden. Parang langit at lupa, hindi ba? Pero ngayon, pantay na po sila. Dahil yun po sa pagsisikap na meron po si Alden at saka si Maine Mendoza, parehas po silang may pinag-aralan na, parehas po silang mga mapepera na. Diba? Wala na po silang makikita pang butas. At ang ikatlo nating komento ay mula naman po kay Mr. Sita Cruz. Ang sabi niya rito, "Wow, so proud of you, Alden. Cum laude. Grabe nga naman yon. O ayan, mga bashers at kurimaus, supalpal kayo, no? At tama, Mr. Pinas. Nakakalungkot lang na wala na naman tayo ng isang legit defender ng Aldab. Super loved ni Matured Army, sina Alden at Mengay. Naalala ko pa noon, magaling siyang magsoko kila Alden at Meng. Para mabigyan ng magandang update ang mga fans ng Aldab. Akala ko magaling na at okay na siya. My deepest condolences to the family of Matured Army. Thanks sa update, Mr. Pinas, and stay safe. Richard Folkerson Jr., congrats ulit sa'yo. Cum laude, boy." At tama po kayo, Mr. Sita Cruz. Akala ko po noon na talaga, no, okay na rin po siyang... okay na rin po siya sa kabila po ng kanyang mga pinagdaanan dahil nakakapag-post na po siya, 'di ba? At natulungan na rin po siya ng ibang mga kasamahan po natin. 'Yan yung legacy na pwede po nating maituring na meron po sila kasama ang iba pang mga Aldab defenders na namayapa na po sila sa kasagsagan ng sarsuela. Sana yung mga may pakana po ng sarsuela na yan, sana po masaya po kayo sa mga dinadanas ng seniors na sukdulan kong magmahal kina Maine at kay Alden. God bless po sa inyong lahat. At ito na nga, ang daming nagtataka kung bakit hindi man lang daw po mag-post si Alden na siya ay cum laude sa kanyang short course na kinuha sa finance. Hindi raw po ba proud si Alden? Hindi naman porket hindi nag-post si Alden ay hindi na po siya proud. Naiintindihan ko po si Alden. Let me give you one specific scenario. Sa school po namin noon, nung nag-aaral pa po ako po yung tao na hindi po ma-post ng mga larawan sa mga bagay na nangyayari sa akin o mga na-achieve ko sa personal kong buhay. Yung nanalo ako sa ganito, nanalo ako sa ganyan, no? May award na ganito, may award na ganyan. Dinaig pa po ako ng ibang estudyante na may simpleng ma-achieve lang, kakaunting kibot lang po, post po kagad sa social media. Hindi naman po masama yung mga ganong bagay, ano? Pero may mga ganong tao po talaga na may mga bagay po talaga na dapat inilalagay po nila sa pribadong parte ng kanilang buhay. Siguro, no? Sigurado po ako talaga na proud po si Alden sa mga na-achieve niya. Alam niyang hindi permanente ang showbiz, kaya lahat po ng plano niya tulad po ni Maine ay pang future. Bahay, farm, businesses at iba pa. Ang importante, si Maine at Alden ay umuusad po sa mga future plans na meron po sila. Si Daddy Bay po ang nag-post. Tulad din po yan ang pagtulong ni Alden sa ibang tao. Hindi siya yung nagpo-post, ibang tao po. Para doon na lang po natin nalalaman na bibigla na lang tayo. Hindi po ba? At para sa sentro ng ating mga updates, noong isang araw pa, hindi po talaga tinatantanan ng mga bashers si Maine Mendoza na pinagpipilitan po nilang nagpagawa raw ng ilong si Maine. At noong isang araw ka po pa rin po ito sa inyo pinagduduldulan na hindi nagpaayos ng ilong si Maine, dahil kung mapapansin po natin yung features ng mukha niya, lahat ay naroroon pa rin at nagdalaga lang po talaga si Maine ng tunay. At upang putulin po yung mga haka-haka ng mga bashers na ito, may pasabi-sabi pa sila kahit itanong pa raw natin sa mga plastic surgeons, no? Nagpagawa raw talaga ng ilong si Maine. Noong Sabado nga po, isa po sa aming ka-team ay professor po si Dr. Ed Magalona, isang plastic surgeon po dito sa ating bansa. You may Google him, no, kung gusto niyo po. At kami po ay pinaunlakan po niya sa kakaunti pong katanungan lang naman, ano, after po ng online class nila. Hayaan niyo pong ipadinig po namin sa inyo ang aming maikling pag-uusap. Doc Magalona, yung sa mga pinadala po naming pictures, sa tingin niyo po ba ay talagang retokada po ba o hindi? Kung hindi niyo nakita yun before, hindi mo dapat isipin na pinagawa yun. So yun, natural nose doesn't mean walang nangyari. Ang ibig sabihin nun, it just looks na ganyan talaga ikaw dati pa, lalong bata ka pa. So, nadinig niyo naman po ang sinabi ni Dr. Magalona.
Di po ba? Kung hindi nga naman po nila nasubaybayan si Maine Mendoza mula pagkabata hanggang ngayon, wala po silang karapatan na sabihin na nagparetoke po si Maine. Sinabi rin po ni Dr. Magalona na kung pagbabatayan ng mga telltale signs kung nagparetoke ba si Maine ay wala po kahit isang bakas nito. Nangangahulugan lang po na natural ang nakikita po nating ilong na meron po si Maine Mendoza. Iba ang plastic surgery sa ilusyon ng make-up. Sana po matapos na ang usaping retoke-retoke pagdating kay Maine dahil malinaw na po ang lahat. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan yung mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.